Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, bago ang lahat ay hayaan niyo muna akong bumati ng isang magandang tanghali sa inyo, Popoy at Esmin. Dahil sa masela ng ibabahagi kong kwento, sana ay itago niyo na lamang ako sa pangalang Ivy. 20 years old ako noong mabuntis ako at magpakasal sa asawa kong si Freddy. At ngayon ay may 3 na kaming mga anak. Sa loob ng 15 years na pagsasama, masasabi kong hindi ako naging masaya sa desisyon kong magpakasal kay Freddy. Alam naman nating lahat ang responsibilidad ng isang babae sa kanyang asawa ay alagaan ito at ang pagsilbihan. Pero sa sitwasyon namin ng asawa kong si Freddy, parang naging sobra yata ang lahat. Popoy at Esmin, si Freddy kasi yung tipo ng taong mainitin ang ulo, kaya naman palagi kaming nagtatalo. At tulad ng nangyayari sa ibang babae, ako ang nagiging kawawa sa aming dalawa. Pero pinipilit kong magtiis alang-alang sa mga anak namin at sa pamilyang gusto ko pang maayos. Manang, kalahating kilo ng galunggong ha? Ay, itaasan na naman ang mga bilihin ngayon. Itong dala kong pera, kakaunti naman na mabibili ko. Ay, nako, ang hirap talaga ng buhay ngayon. Ay, nako, sinabi mo pa. Noong mga bata pa lang tayo, ang dami-dami nang nabibili ng 500. Eh ngayon, mapapakamot ka na lang sa ulo. Kaya itong si Ernesto ko, todo kahit sa pagtatrabaho para lang makapag-aral yung 3 naming anak. Kaya nga ito, lulutuan ko ng masarap para naman mawala yung pagod niya. Ay, ako gustuhin ko man nalutuan ng masarap ang asawa ko. Nagbabudget lang ako ngayon. Ay, oo nga pala. Kumusta na pala kayo ng asawa mo? Parang hindi ko na yata nakikita sa bahay niyo nung nakaraang linggo ah. Kinailangan siya sa Cavite kaya doon siya nagstay ng 1 buong linggo. Ayos naman kami. Teka, ba't mo naman natanong? Wala lang. Nagtanong lang ako. Akala ko kasi nag-away kayong dalawa eh. Paano ba naman kasi? Napadaan ako doon sa bahay ninyo tapos parang narinig ko yatang nag-aaway kayo. Umiiyak ka pa nga eh. Naku, wala yun. Normal lang naman sa mag-asawa mag-aaway pero ayos lang talaga kami. Sigurado ka ba? Mm-mm. Baka naman kasi sinasaktan ka na ng asawa mo. Ginagawa ka ng punching bag. Huwag kang papayag na sampalin o kahit hablutin man ang buhok mo. Kapag ginawa niya yun, magsumbong ka na kaagad sa barangay. Alam mo, grabe ka mag-isip ha. Ayos lang naman kaming dalawa ni Freddy. May mga pagtatalo lang pero naayos naman namin agad. Baka lang kasi may hindi ka sinasabi. Alam mo naman, di ba? Dapat tayo mga babae, hindi basta nagpapaapi. Kahit sa mga asawa natin. Kaya si Ernesto, nako, sa maldita kong Tony, minsan, hindi ako napagbuhatan ng kamay nun. Mahal na mahal ka kasi ng asawa mo, kaya ganun. Abay, dapat lang, ano? Sipain ko siya dyan, ano? Ay, nako. Alam mo, sana kasing tapang mo rin ako, eh. Halika na nga. Bibili pa ako ng malunggay dun sa binibilhan ko palagi. Ay, ako rin pala. Bibili ako ng gulay. Magluluto ako ng pinakbit mamaya. Paborito yun ng asawa ko, eh. O, halika na. Nakapagod. Nandiyan ka na pala. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ay naku, halika na rito. Ipaghahanda kita ng hapunan. Ito. Ang plato mo. Tapos ito naman yung kanin, ha? Kumuha ka na lang dyan. Pritong galunggong na naman ang ulam? Yan lang kasi yan nagkasya sa perang dala ko kanina. Kaya yan lang yung ulam natin ngayon. Sus! Galunggong na nga kaninang umaga, galunggong pa rin hanggang ngayon? Saan mo ba ginagamit yung mga perang binibigay ko sa'yo? Ano ba naman yan? Pagod na nga ako sa kakatrabaho. Pag uwi ko, ganito pandadat ng ko? Pasensya ka na mahal, ha? Nangailangan kasi sa Aileen ng pang-project niya sa school. Kaya ayun, binigyan ko. Kawawa naman kasi. Project na naman! Puro na lang project eh! Buti na lang sana kung nakakayang yung project na yan eh. Huwag ka namang maingay. Nagpapahinga na yung mga bata oh. Baka mamaya magising at marinig ka pa eh. Isipin pa nila, silang dahilan kaya ka nagagalit. Wala akong pakialam! Pwesta na buhay to! Kahit ka ng kayo sa trabaho, tapos ikaw naman, konting ngut lang ng anak mo, bigay ka naman. Aba Ivy naman, turuan mo namang magtipid yung mga bata. Para sa eskwelahan naman nila yung hinihingi nila eh.
Kaya, huwag ka lang magalit. Ano bang gusto mong ulam? Mangungutang na lang ako dyan sa tindahan. Hindi ka lang marunong maghawak ng pera. Ang tanga-tanga mo pa! Uutang ka? E di mas lalo tayo nahirapan! Di mo man lang ginagamit yung utak mo! Pasensya ka na. Wala na po kasi ako magagawa. Iyan na lang yung pera na. Kasalanan ko ba ngayon, ha? Kasalanan ko ba? Hindi. Hindi, wala ko. Wala akong sinasabing kasalanan mo. Pinitawan mo na ako. Nasasaktan na ako. Ayusin ang pagbabudget dito sa bahay, ha? Kung ayaw mo masaktan! Kahit kailan talaga, wala akong pakinabang, eh. Wisen! Popoy at Esmin, si Freddy ang kumakayod para sa aming pamilya. Habang ako naman ay nakatoka sa pag-aalaga sa kanya at sa mga anak namin. Araw-araw ay naglilinis ako ng bahay, nagluluto at inaalagaan ang mga anak namin. Pagod man pero kinakaya ko para kahit man lang doon ay makatulong ako sa asawa kong si Freddy. Mahal ko siya, kaya lang hindi ko talaga maiwasan na minsan ay gusto ko nang sumuko dahil sa ugali niya. Sa totoo lang, Popoy at Esmin, hindi lang ang pagkakaroon ng mabigat na kamay ang problema ko kay Freddy. Para kasi akong nakakadena sa relasyon namin. At wala akong ibang magawa kundi ang sundin ang lahat ng gustuhin niya. Wala akong karapatan na humindi o kahit na magreklamo man lang dahil kapag ganon ang ginawa ko, ay sinasaktan niya ako. Kaya naman, heto ako, sunod lang ng sunod sa kahit anumang gusto niyang gawin. Kailangan ko naman tapos ng pag-uugas. Dami ko pang gagawin. Ano, matagal ka pa ba dyan? Magulo yung kwarto, linisin mo na. Sige, mamaya. Patapos na rin naman ako dito sa pag-uugas ng pinggan eh. Nasaan na yung mga bata? Pumasok na. Kinasabi ko kay Manong Berto sa tricycle niya. Eh, umuulan kasi. Baka madumihan lang yung mga uniforme nila. Ah. So, anong oras uwi nila? Eh, mamaya mga alas tres daw. Susunduin ko na lang sila sa eskwelahan. Bakit? Wala lang. Matagal ka pa ba dyan? Hmm? Ay, hindi naman. Mabilis na lang to. Teka, bakit? May iutos ka pa ba? Wala naman. Hindi. Ano bang ginagawa mo? Ano pa sa tingin mo? Freddy, naguhugas ako ng pinggan. Natigil mo nga yan. Hindi naman tatakbo yung mga pinggan eh. Ako na muna. Mamaya na yan. Freddy, ano ba? Huwag mo akong halikan. Bakit, ha? Ayaw mo ba ng ganito? Ano bang gusto mo? Ito ba? Ganito ba? Hindi. Sabihin mo lang. Ano? Gusto mong ginagawa ko, diba? Yung mga ganitong haplos, ganitong halik. Freddy! Freddy, ano ba? Itigil mo nga yung ginagawa mo, Freddy! Ang dami ko pang gagawin, oh. Wala ang mga bata. Tulog ang bunso natin. Ibig sabihin, walang istorbo. Solong-solo natin ang bahay. Parang dati lang. Harap ka dito sa akin. Baby, ayoko. Ayoko. Wala ako sa mood. Pagod ako at marami pa akong gagawin, oh. Magugustuhan mo to. Mawawala lahat ng pagod mo sa gagawin ko. Freddy, ayoko nga sabi. Ano ba, Freddy? Freddy, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Simpleng bagay lang, hindi mo pa maibigay sa akin? Freddy, malami pa kasi akong gagawin eh. Saka wala ako sa mood ngayon. At bakit, ha? Siguro may iba ka na, no? Kaya parati ka na lang walang gana sa akin. Saan naman ang galing ang bintang mo? Aray! Lumamig ka nga sa akin? May lalaki ka ba? Wala! Freddy, wala! Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Hindi ka talaga aamin, ha? Freddy, ano ba kasi naaminin ko? Wala naman talaga! Sinungaling! Ano? Freddy! Magsisunungaling ka pa sa akin, ha? Freddy, maniwala ka sa akin. Wala talaga ako lalaki. Eh, bakit ayaw mo? Ha? Tinatanggihan mo na ako ngayon, ha?
Tinatanggihan mo na ako! Hindi naman sa ganun, pero... Bakit? Hindi na ba ako magaling para sa'yo? Kasi magaling na yung lalaki mo! Ano ba yung pinagsasabi mo? Wala nga sinabi akong ibang lalaki. Maniwala ka naman sa akin. Pwes! Gawin mong gusto ko! Halika dito! Aray! Hindi, huwag mo akong kailangan! Nasasakpan ako! Hindi! Diyan ka! Ano bang gagawin mo, Freddy? Ito, tatandaan mo ha. Walang ibang makikinabang sa'yo kundi ako lang. Ako lang! Naintindihan mo ba yun, ha? Lakas ng loob mong ipagpalit ako sa iba! Wala naman ako sinabing pinagpalit kita eh. Wala akong iba, wala! Ano bang ginagawa niya sa'yo? Ganito ba? Ganito ba? Ito ba ang gusto mo? Talaga masasaktan ka ngayon sa kalokohan mo! Ganito! Kuya Tasmin, yun ang unang beses na ginawa sa akin ni Freddy. Ang pilitin akong makipagtalik sa kanya. Oo, asawa ako at alam kong responsibilidad ko rin yun sa kanya. Kaya lang, may mga pagkakataon kasi na minsan ay ayokong gawin yun. Pero wala akong magawa. Nakatatak sa isipan ko na asawa ko si Freddy at wala akong karapatan na humindi sa kanya. Pagkatapos ngang mangyari yon, ay iniwan niya akong umiiyak sa kwarto mag-isa. Nanginginig at takot na takot. Gusto ko nang umalis sa bahay ng mga oras na yon, pero inisip ko ang mga bata. Hindi ko kayang buhayin ang tatlo naming anak na mag-isa. Naisip ko nga, rape na kaya yon yung ginawa sa akin ng asawa ko? Dinaan niya ako sa puwersa para makuha niya ang gusto niya. Pero iniisip ko na lang, hindi naman siguro rape yun dahil asawa ko si Freddy. May karapatan siya sa akin. Popoy at Asmin, doon nagsimula ang lahat. Ang pamimilit niya sa aking makipagtalik sa anumang oras na gustuhin niya. Kapag hindi ako, ay tadyak, sampal, at batok ang nakukuha ko sa kanya. Sa totoo lang, ayos lang naman sa akin ang pisikal na pananakit dahil nawawala rin naman yun. Pero yung palagi niya sa aking sinasabi na wala akong kwentang asawa, yun ang hindi ko na kinakaya. Lalo na kung lahat naman ng gusto niya, lahat ng pangangailangan niya, ay ibinibigay ko. Alam mo, minsan na lang natin gawin to. Ang alin? Itong ganito, ang pag-date. Kasi diba, marami na tayong pinagkakaabalahan. Ikaw sa trabaho, tapos ako naman. Sa pag-aasikaso sa mga anak natin sa kapaglilinis ng bahay. Kaya, masaya ako dahil inayaw mo kong kumain sa labas ngayon. Akala ko kasi, wala na tayong gagawin sa anniversary natin eh. Sus, wala lang to, no? Simpleng kain lang sa labas. Saka, mumurahin lang naman tong kinainan natin. Ano ka ba? Malaking bagay na to sa akin, no? Kasi ibig sabihin nun, naisip mo pa rin akong i-date. Naalala mo ba nung bago pa lang tayo? Wala pa yung mga bata. Naku, kung saan-saan tayo nakakarating para lang kumain. Kaya ayun, palaging ubos ang mga pera natin. Ay, nakakamiss din pala yun. Mga bata pa kasi tayo nun. Eh ngayon, mga magulang na tayo. Saka mas importante yung kakainin natin sa araw-araw kaysa gumala ng gumala. Mahal, salamat sa araw na to ha. Akala ko talaga nakalimutan mo na yung anniversary natin ngayon eh. Oo na. Tapusin mo na yung pagkain mo, gusto ko na umuwi. Oh, kunin mo na yung bill. Tapos na rin naman ako eh. Magsi-CR lang ako ha, sandali lang. Ay, naku, nabura na pala yung lipstick ko. Sandali nga. Makapag-iayos nga muna. Bago lumabas. Hala, asan na ba yung lipstick ko na yun? Ah, ito. May tao! Sandali lang! Ay, naku, kulit naman ito. Sinabi na nga may tao eh. Ay, makalabas na nga. Hindi siguro makapag-intay yung pantog nito. Oh, ikaw pala yan. Bakit katok ka ng katok? Tagal mo naman buksan! Bakit mo sinarado yung pinto?
Teka, sandali, lalabas lang ako. Mamaya na. Freddy, itigil mo nga yan. Ano ba? Baka mahuli tayo dito, nakakaya. Hindi yan. Sandali lang po. Freddy, bitawan mo nga ako. Ano ba, Freddy? Mapapahamak tayo sa ginagawa mo. Huwag naman dito. Ayos lang yan. Ayaw mo nun? Mas exciting. Mas nakakakaba. Sandali lang po. Huwag ka naman ang pumiglas dyan. Freddy. Alam ko rin naman na gusto ko ito eh. Isa lang, sige na. Freddy, itigil mo na. Itigil mo na ito. Baka may makarinig sa atin dito. Mas maingay. Freddy, ano ba? Freddy, sinabi na kayo ako eh. Freddy, yung damit ko. Freddy, yung sinabi. Umalis ka nga dyan. Anak naman ang titi mo. Huwag ka malikot. Freddy. Mas lalo tayo mapapatagal eh. Mabilis lang to. Baby, sinabi na nga kasing ayoko eh. Mahiya ka naman oh. Nasa CR tayo na isang kainan tapos dito mo gustong gawin yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Sumunod ka na lang kasi. May tao po ba dyan? Ha? Oo. Sandali lang. Lalabas na ako. No problem po, ma'am. Akala ko po kasi may nangyayari na po dyan. May mga naririnig po kasi ako eh. Hindi. Ayos lang ako. Salamat. Okay po, ma'am. Panira ko talaga kahit kailan. Bullshit! Una ka lang ang lumabas! Please! Mahal. Uy, mahal. Kanina mo pa ako hindi pinapansin dyan ha. Ano bang problema? Wala. Balis ka nga dito. Niirita ako sa pagmumukha mo. Naiinis ka ba sa akin dahil sa nangyari kanina sa restaurant? Pwede naman. Hindi naman porkit mag-asawa tayo eh. Pwede na natin gawin yun na kahit saan na lang. Magkaroon naman tayo ng delikadesa sa mga sarili natin. Iwan ko sa'yo. Freddy. Uy, Freddy, kausapin mo naman ako. Ano pa, lagi na lang ba tayong ganito? Pagagalit ka kapag tinatanggihan kita? Freddy, intindihin mo naman ako. Yun na ang problema, Ivy eh. Asawa kita. Bakit mo ko tinatanggihan? Freddy, hindi naman palagi, di ba? Minsan nga kahit ayoko, pumapayag ako eh. Dahil yun yung gusto mo. Dahil kapag hindi ako pumapayag, nagkakaganyan ka. Pwede. Ganito naman talaga yung relasyon natin? Ang ibig sabihin ng pagiging mag-asawa natin? Lahat ng gusto mo, susundin ko? Paano naman ako? Asawa mo ko, Ivy. Ibig sabihin, responsibilidad mong ibigay sa akin yung sarili mo. Asawa mo ko. Hindi ba sa isang bagay na kapag gusto mong gamitin, papansinin mo? At kapag tapos mo nang gamitin, bibitawan mo nalang bigla? Huwag mo namang abusuhin yung pagmamahal na binibigay ko. Yung pagiging asawa ko sa'yo. Freddy, mahal mo ba talaga ako, ha? Yung totoong ako? O yung katawan ko nalang ihabol mo sa'kin? Kasi Freddy, parang labas, ginagamit mo nalang ako para ilabas ang init ng katawan mo eh. Wala kang karapatan na magreklamo. Asawa kita, kaya may karapatan ako sa'yo. Yan ang tandaan mo. Popoy at Esmin, wala na akong maramdaman pa na pagmamahal na galing kay Freddy. Nagiging mabait lang siya sa akin kapag ka may kailangan siya. At syempre bilang asawa, wala akong magawa kundi ang sumunod at ibigay ang gusto niya. Napapagod na rin naman ako sa sitwasyon namin. Nasasaktan. Nanliliit sa sarili dahil pakiramdam ko kasi ay hindi na asawa ang turing niya sa akin. Para akong isang alipin na pinagsisilbihan ang amo ko. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ako rin naman kasi ang pumili sa buhay na ganito. Na kahit alam kong hindi magiging maganda ang buhay ko kay Freddy, ay itinuloy ko pa rin ang pagpapakasal sa kanya. At yun ay dahil mahal na mahal ko siya. Dear M.O.R. Kadena. Dear M.O.R. Popoy at Asmin, hindi lang doon natatapos ang mga pang-aabusong ginagawa sa akin ng asawa kong si Freddy. May mga pagkakataon kasi na pinipilit niya akong manood ng mga maseselang pelikula. At ang gusto niya ay gawin din namin yun. Minsan din naman, pasimple niya akong hihipuan kahit na nasa bus kami at alam niyang may pwedeng makakita sa amin. Alam niyo, sobra akong nababastusan sa ginagawa sa akin ni Freddy. Para kasing
tinuturing niya akong isang mababang klase ng babae. Pero tulad ng palagi kong sinasabi, wala akong magawa dahil asawa ko siya. At kailangan kong magtiis dahil hindi ako pwedeng sumuko na lang ng basta-basta. Pero may mga pagkakataon na napapatanong na ako sa sarili ko kung hanggang kailan pa ba ako magtitiis. Hanggang kailan magiging ganoon sa akin si Freddy? Kailan siya magbabago? Ilan lamang yan sa mga tanong na hindi ko alam kung magagawa ko pa bang mahanapan ng sagot. Ay, sakit ng likod ko. Ay, kapagod ang paano gusto ko na magpahinga pero... Ay, hindi pa pwede. Ay, naku. Malapit na nga pala maghapunan. Kailangan ko na magluto. Oh, nandiyan ka na pala, mahal. Ang aga mo naman yata umuwi. Hindi ba ako nakakapagluto ng pagkain natin, ha? Asa yung mga bata? Eh, ayun, akin na mama. Kinuha muna nila. Kaya heto, nakapaglinis na ako ng buong bahay kasi walang mga nagsisitakbuhan dito sa loob. Akin na nga yung bag mo. Ano ba? Tignan mo nga yung sarili mo, pawisan ka tapos sahalik ka sa akin. Lumayo ka nga. Naligo ka na ba? Ba't kaya itsura mo? Ha? Hindi pa ako nakakapaligo eh, pero ano kasi, buong araw kasi ako nag-ayos ang bahay. Ito, nag-general cleaning ako, kaya ganito yung itsura ko. Pasensya na, mahal ha. Sus, sino lalaking gaganahang umuwi ng bahay kung ganyan ang aabutan ha? Nakakadiri. Hindi naman ganyan yung ibang babae ha. Daig ka pa nung asawa ng katrabaho ko eh. Palaging maganda, mabango, presentable. Hindi katulad mo na parang ewan ang itsura. Baho-baho mo pa. Sige, maliligo lang ako. Ha? Ngayon ka lang mag-aayos dahil sinabi ko? Ano ko ba naman, Ivy? Paano kung may kasama pala akong umuwi? Makakatrabaho ko tapos ganyan ang aabutan nila. Ano na sabihin nila sa akin, ha? Nakakahiya! Freddy, gusto ko lang naman kasing... Gusto ko lang naman kasing malinis yung bahay kapag umuwi ka na eh. Para maliwalas yung paningin mo. Kasi nga, di ba, pagod ka sa trabaho. Pasensya na, mahal. Huwag mo nga ako matatawag na mahal! Nandidiri ako. Kapag naging mabango ka at maganda, yun! Pwede mo na akong ituring na asawa. Kaya nawawalan ako ng gana sa'yo eh. Doon ka na! Lutuan mo ko ng pagkain, nagugutom na ako. Bilis! Bagay! Ano mo mas bagay sa akin na lipstick dito? Itong maroon o yung medyo light lang? Eh, hindi ko kasi matansya eh. Mas bagay sa'yo yung maroon. Maputi ka kasi. Teka, himala at bumibili ka ng make-up. Anong meron? Eh, syempre bilang isang babae, di ba? Kailangan ko rin naman mag-ayos para naman... wala. Mamaya, samahan mo akong bumili ng kahit isang pirasong blouse lang, ha? Teka, ayos ka lang ba? Oo naman. Bitawan mo nga yan na tumarap ka sa akin. Teka, bakit? Ayos lang talaga ako. Hindi ako naniniwala. Nanghiram ka sa akin ng 1.5 pandagdag sa pera mo. Tapos hinila mo ako dito sa department store para bumili ng mga makeup at damit. Hindi ka naman ganyan ah. Hindi ko lang pinapansin pero tingnan mo yung mga mata mo. Namumugto. Nag-away ba kayo ni Freddy? Ha? Simpleng away lang yun, ate. Normal lang sa mag-asawa. Magsasabi ka ba sa akin ng totoo? O ako mismo yung maghahanap ng sagot sa tanong ko? Ha? Ano? Ate, ayos lang talaga kami. Gusto ko lang talaga mag-ayos. Magpaganda. Maging presentable sa paningin ng ibang tao. Siyempre, di ba, bilang isang babae, kailangan palagi tayong maganda, sexy, para naman hindi tayo kinakaya ng asawa natin. Para hindi tayo kumpara sa ibang babae kasi masakit yun eh. Pinagsalitaan ka ba ng hindi maganda ng asawa mo? Kaya ka nagkakaganyan? Ate, bakit na ba ako? Ate, magsabi ka ng totoo. Matatanggap ko naman eh. Kaya ate, sabihin mo, losyang na ba ako? Ano ka ba?
Hindi yan totoo, ha? Ivy, maganda ka. Kung ano man yung sinabi ni Freddy sa'yo, huwag mong pakikinggan. Yun nga ba kasi yung sinasabi ko sa'yo, eh. Noong una pa lang na pinakilala mo yan sa'kin, aba, hindi ko na gusto talaga yan para sa'yo, eh. Ano ba kasi nangyari? Hindi, ate. Mali ko rin naman kasi, eh. Nakalimutan ko na mag-ayos, kaya siguro yun. Yun yung naging reaksyon niya. Na parang nanidiri sa akin. Kaya nagawa rin niya akong ikumpara sa ibang babae. At inaintindihan ko naman siya, eh. Di ba gano'n lang naman talaga siya? At pinagtatanggol mo pa yung asawa mo na yan? Ano ka ba naman, Ivy? Bakit mo hinahayaan na ganyan yung kani Freddy? Aba, hindi biro ang maging plain housewife. Yun dapat yung isaksak mo sa kukote niya. Ayoko na kasi makapagtalo sa kanya kasi alam ko naman na sa bandang huli, ako rin ang matatalo. Ako rin ang susuko kasi sa aming dalawa. Ako na lang ngayon ang mas nagmamahali. Kaya kahit masakit, magtitiis ako kasi mahal ko siya. Popoy at Asmin, simula noon ay naging palayos na ako sa sarili ko. Ginagawa ko yon para hindi na ako makatanggap pa ng kahit na anong panlalait mula sa asawa kong si Freddy. Masakit din kasi bilang isang babae ang ikumpara ka sa iba. Dahil ang totoo, natapakan ang pagkababae ko. Palagi ko nangang itinatatak at ipinapaalala sa sarili ko na kailangang maging maganda ako para hindi ako ipagpalit ng asawa ko sa iba. Hoy! Text ka ng text dyan. Lapit na mapudpud yung daliri mo. Sino ba yung ka-text mo? Eh di sino pa? Eh di kundi yung bago na naman yung babae. Yung naka-table niya sa bar. Ayun! Ayos to si paring Adjo, ah. Ka-jackpot ka na naman, ah. Wala tayong magagawa sa bagay na yan. Gwapo, eh. Gwapo. Ang hihina nyo kasi sa mga babae. Kaya ayan, naiinggit kayo sa akin. Ano ka ba naman? Pamilyado kami nito ni paring Freddy. Eh, ikaw, wala ka naman pamilya, eh. Sus, ayos lang yun. Hindi naman dapat malaman, eh. Nako. Pero alam mo, Ben, kung ako may asawang kasing ganda ng asawa mo, aba, hindi na ako mambababae. Baka parati akong atat umuwi. Kaya maswerte ka. Uy, kung makapagsalita ka naman, maganda naman yung asawa mo. Sus, dati oo. Pero ngayon, di na. Tignan nyo nga yung itsuro. Sabog-sabog ang buhok. May isang araw pa umuwi akong hindi pa naliligo. Kung ako yan, baka binuhusan ko agad ng tubig para mawala yung amoy. Muntik ko na ang gawin yun, eh. Akala na ba niya gaganahan pa ako sa kanya? Eh kung ganong itsura maabutan ko, di na, no? Kung alam niya lang, halos ayoko na nga siyang titigil sa sobrang pagkalosyang niya. Ano ba naman, pare? Tatlo na anak niyo, eh. Malamang sa malamang, malolosyang talaga yun. O eto, nagsisipig pa ba kayo, ha? Oo naman. Wala naman akong ibang choice, eh. Pero wala namang kalatoy-latoy sa kama. Sko, kung pwede nga lang magpalit ng asawa, baka matagal ko nang ginawa, eh. Walang kakwenta-kwenta. Eh, nakamagaling, hindi pa nag-aayos. Mabuti na lang ako. Yung asawa ko, parating mabango, tsaka nag-aayos talaga yun. Yung akin naman, kahit hindi mag-ayos, maganda pa rin. Ikaw na! Itong sa akin, ako, walang pag-asa. Nakakasawa na. Naayos na siguro itong itsura ko. Ayan, nandiyan na siya. Matutulog ka na? Oo, maaga pa ako mag... Aba, himala, nag-ayos ka. Ano meron? Wala lang. Gusto ko lang suotin tong bago kong biling damit. Nagustuhan mo ba? Buti naman, naisip mong mag-ayos ng sarili. Narinig mo yung usapan namin kanina, di ba? Oh, huwag ka na magsinungaling. Alam po, nakikinig ka. Nakita kita, nakatayo sa likod ng pinto. Yun bang dahilan kaya ka nag-ayos ng ganyan? Gusto ko lang kasing makita mo ko bilang asawa mo. Bilang babaeng pinakasalan mo kasi mahal mo. Hindi kung sinong tao lang. Kung ito yung magiging paraan para hindi ka maghanap ng iba, sige. Araw-araw, gabi-gabi ako mag-aayos ng ganito. Huwag mo lang akong iuan. Marunong ka naman palang makiramdam, eh.
Kung parati kang ganito, eh di wala tayong problema. Tulog na ba ang mga bata? Kanina pa. Mabuti, masusolo rin kita. Magiging maayos ang tulog ko nito. Kung parati kang nag-aayos ng ganyan, eh di sana nagkakaroon ako ng ganang tumabi sa'yo. Eh, alam mo naman kasi na busy ako sa paglilinis ng bahay, di ba? Tsaka sa pag-aalaga sa inyo ng mga anak natin. Pero huwag ka mag-alala, mahal. Mag-aayos na ako palagi para sa'yo. Aba, dapat lang. Bilang asawa ko, responsibilidad mo rin na alagaan ang sarili mo para magkaroon ako ng gana sa'yo. Nakakaya sa mga bisita natin. Baka sabihin, pinababayaan kita kahit hindi naman talaga. Eh, kaya mag-ayos ka na. Tama lang yung ginawa mo para ganahan ako sa'yo. Freddy, mahal mo pa ba ako? Ano bang klaseng tanong yan? Nagtatrama ka na naman dyan. Gusto ko lang malaman kung mahal mo pa rin ba ako. Yung tulad ng dati. Matulog ka na nga. Pagod lang yan. Kasi kung ako yung tatanungin mo, Freddy, mahal na mahal pa rin kita. Alam kong may mga pagbabago na sa relasyon natin ngayon, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na maging maayos din ang lahat. Kasi sigurado ako na sa bandang huli, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin kong makasama. Popoy at Asmin, aminado ako na martir at tanga ako. Kaya lang, ayoko pang sukuan si Freddy. Hinihintay ko pa rin siya na magbago. Na bumalik yung dating Freddy na minahal ko. Pero habang tumatagal, ay nawawala na ako ng pag-asa. Walang pinagbago ang sitwasyon naming mag-asawa. Kapag maganda ako at maayos, mabait siya. Pinipilit pa rin niya akong makipagtalik sa kanya na madalas ay dinadaan niya sa puwersa. At wala naman akong magawa. Nagtitiis pa rin ako kahit na nakikita ko ng mukhang kailangan ko ng sumuko talaga. Kumusta naman ang mga bata dyan? Makukulit ba? Ayos lang. Hindi naman ganun kalikot dahil pagdating ng gabi, maagang nagsisitulog dahil mga pagod. Nabibili ang mga bata dyan sa bahay ah. Parang wala na yatang balak umuwi ah. Gusto palaging pumupunta dyan. Hayaan mo na. Naaaliw naman si mama sa kanila eh, kaya lumalakas. Anong oras mo pala sila susunduin dito bukas? Mga hapon na lang ate. Maglalaba pa kasi ako nun eh. Oh, sige, sige. O siya, babay na ha. May mga gagawin pa ako eh. Sige ate, salamat ha. Bye. Kailangan ko na umuwi. Baka nandun na si Freddy, wala pang pagkain. Ikaw naman, pinabola mo na ako. Hindi nga, magsabi ka na lang ng totoo. Oo nga. Ayaw mo pa maniwala eh. Ano, kita tayo ulit bukas? Pilitin mo muna ako. Si Freddy yun ah. Sino yung kausap niyong babae? Tawa ba? Freddy? Freddy! Ano ba gusto mong gawin ko para pumayag kang mag-date tayo bukas? Siguro pwede ng kiss? Kiss lang pala eh. Hindi ako narinig itong busy pa to. Itan ko na nga lang. Ayan, ayos na ba? Isa lang? Paano yung kabilang pisngi ko? Nakakarami ka na. Oh, nasa naman yung pis ko? Bukas na lang. Mas marami pa yung makukuha mo sa akin. Ay, ilang ulit yung gamit. Ivy? Kilala mo siya, babe? Asawa ng katrabaho ko. Sige, magkita na lang tayo bukas, ha? Okay, bye. Ano bang ginagawa mo dito? Napadaan lang ako. Sa bahay na tayo mag-usap. Ano? May sasabihin ka ba? Sampalin mo ako! Sigawan mo ako! Ano? Pwede. Pwede, bakit ba ito ginagawa sa akin? Sinusunod ko naman lahat ng gusto mo, di ba? Hindi na nga asawang trato mo sa akin eh, pero bakit ganito pa rin?
Bakit naghahanap ka pa rin ng... Kasi wala kang kwentang babae! Naiintindihan mo ba? Ha? Ang pangit mo na nga, boring mo pa sa kama! Hindi mo ako napapasaya na sobra. Kaya malamang, naghahanap ako ng iba. Kumbaga sa ulam, medyo papunta ka na sa pagkapanis. Yun ang dahilan kung bakit. Pero wala naman ako magagawa eh. Asawa kita, kaya hanggat pwede pa, tsatsagain kita. Daddy, ano ba bang gusto mong gawin ko? Wala. Kasi gagamitin kita ng gagamitin hanggang sa magsawa ako sa'yo. At kapag nagsawa ako, pasensyahan na lang dahil iiwan kita. Ayaw ka. Hindi ka nanawa sa akin. Wala kang kwentong tao. Wala kang kwentong tao. Nagsisisi ako na minahal pa kita. Kaya sige, iwan mo na ako. Pagpulit mo ko sa iba! Pagpulit mo ko sa iba! Dahil pagkanta paganda ko sa'yo! Tumigil ka na! Ay, pwede ba? Ayoko na! Ayoko na! Hindi ka ba titigil, ha? Ikaw! Kailan ka titigil sa ginagawa mo, ha? Kailan? Baby, lahat ginawa ko para sa'yo. Pero ganito pa rin yung ginagawa mo sa akin. Wala kang kwentang tao! Wala kang karapatan na sabihan ako ng ganyan. Ako ang padre ng pamilya dito. Ako ang lalaki, kaya ako ang masusunod. At papatunayan ko yan sa'yo ngayon. Halika rito! Halika rito! Humiga ka dyan! Dapat sa'yo, pinaparusahan! Dito, dito ka matututo sumunod sa akin. Anong gagawin mo dyan sa tali? Anong gagawin mo? Hindi, bakit mo tinatali yung mga kamay ko? Hindi, hindi, ano ba? Manahimik ka! Aray! Hindi, mahawa sa akin. Hindi, huwag mong gawin to. Hindi. Hindi ko aalis yung tali ng kamay mo hanggat hindi ako tapos sa'yo. Hindi, huwag. Hindi! Hindi, mahawa sa akin. Hindi! Freddy! Popoy at Asmin, hanggang ngayon ay nagsasama pa rin kami ng asawa kong si Freddy at ganun pa rin ang sitwasyon naming dalawa. May mga pagkakataon na habang nagtatali kami ay wala na akong reaksyon. Hinihintay ko na lang na matapos siya at kapag ayos na ay babalik na ako sa kung anumang ginagawa ko. Para na akong isang robot na wala nang pakiramdam at sumusunod na lamang sa mga kagustuhan ng asawa ko. Pero sa loob-loob ko, gusto ko nang makawala. Gusto ko nang maging malaya. Gusto ko na siyang iwan pero paano ko gagawin yun? Saan ako magsisimula? Paano ako magsisimula kung sakaling maghiwalay na nga kami? Magbabago nga kaya siya kapag nalaman niyang gusto ko na siyang iwanan? O baka hahayaan niya lang akong mawala na talaga sa buhay niya. Napakaraming mga tanong sa isipan ko, Popoy at Asmin, at hindi ko alam kung saan at papaano ko hahanapin ang mga kasagutan. Kaya ako palihim na sumulat sa inyo ay para makahingi ako ng payo. Popoy at Asmin, ano ang gagawin ko? Isang tanong na ilang taon ko nang itinatanong din sa sarili ko. Kaya sana sa pamamagitan ninyo ay maliwanagan ang isip ko at malaman kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang ang liham kong ito. Maraming salamat at sana ay gabayan kayo ng may kapal. Lubos na gumagalang at umaasa sa inyong kasagutan. Ivy. Hashtag Dear MOR Kadena. Nadia na nga. Sinasabi na nga ba. Tanong pa rin. Ivy naman, sinabi ko na kanina. Ayan, maging lesson na sa inyo mga ano ha. Maging lesson na sa inyo mga kababaihan na wag maghapong maglinis ng bahay para pag uwi ni Mister, hindi kayo madungis. Okay? Yuck! Pawis! Grabe naman to si Freddy kanina. De, pag-aanin lang muna natin ng konti ang mga sitwasyon, ha?
Grabe. Walang kawenta-wenta itong si Freddy. Pati, ano ba naman yan? Oo, oh, naglinis si Mrs. maghapon. Tapos si uuwi ka, medyo pawis lang. Sabi mo na medyo may amoy na rin. Eh, amoy din ang pawis eh. Kahit mapababae man yan, mapalalaki. Ayaw mo nang halikan? Grabe naman, Freddy. Oo, oh, you're sick, man. Oo, oh, wala na. Tira ka na, Brad. Mahirap na yan. Ayan, pero Ivy, hindi mo kailangan ng awa ngayon. Okay? Kaya sana wag natin bigyan ng awa si Ivy. Dapat, Ivy, maging matapang ka sa mga oras na to. Ayan, dun sa pagtatanong mo, oo, nahihiwalayan mo na ba o hindi itong si Freddy? Sige, bibigyan natin pagkakataon. Dalawa sa mga tatawag sa atin. Sige, kung ano masasabi nyo kay Ivy, ilalaban pa ba at maghihintay na magbago si Freddy? Kasi meron naman mga ganyan eh. Kausapin mo lang na maigi at masinsinan, sabi nila. Diba nga, baka makuha pa sa diplomasya. Bibigyan pa ba ng pagkakataon si Freddy para magbago? Or enough is enough, tama na. Ivy, hiwalayan na. Ayan, patulong tayo sa mga kapamilya natin, Ivy. Ha? Tawag lang 924-2684 o 415-1111. Sasagot muna ako. Hello? 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 Good afternoon. Anong pangalan? Presi po. Okay. Ang lakas ng radyo mo, pakihinaan. Okay. Apo. Anong pangalan? Presi? Apo. Okay, Presi, kung sa'yo, ano ang gagawin mo bilang si Ivy? Hihiwalayan mo na o bibigyan pa ng pagkakataon itong si Freddy? Base po sa narinig ko sa kwento niya, para sa akin, iwan niya na po si Kuya. Iwan na? Kasi hindi na ho tama yung nangyayari. Yung may pananakit na. Saka, tama po, hindi na siya nire-respeto ng asawa niya. Narinig niya na rin naman mismo na hindi na siya mahal. Saka, di ba, kapag sinabi mo na pagniniig sa pagsasama, may kasama ang love. May pagmamahal. Habang ginagawa nila kasi yun, wala nang love. Hindi na siya mahal ng asawa niya. Nakakaiyak lang kasi yes. Buti na lang hindi ganun ang asawa ko. It's supposed to be love making, hindi yes. Sex lang. Sex, opo. Pwede mong gawin yan sa kahit kanino. Sa kahit kanino, kahit hindi mo mahal o hindi. Yan ang oo. Pagkakaiba. Love making, you just do it dun sa taong mahal mo. Opo. Noong una lang yun, may love. Ngayon kasi parang binabase na lang ni Kuya na sa kagandahan eh. Hindi lahat. Dapat sana sa pokpok na lang siya para ano, di ba? Okay, maraming salamat ha. Thank you po. So, hiwalay na, iwan na. Iwan niya na. Huwag na maghintay. Nakit na yan, hindi na tama yan. Mm-hmm. Ako yun, naku, papakulong ano? Ko yun. Okay. Thank you, ate. Sige po. Thank salamat. You po. Ayan, oh, sige. Tawag pa. Isa pa. Ayan, isa pa. Para dito kay Ivy. Okay. Hello? 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 Anong nangyari? Oh, sige, hanap tayo ng iba. Parang ano, parang ang labo. Ayan, ha. Pero yun, ha. Bigyan ko ng linaw. Itong si, ano, si Freddy. Ayan, talaga namang Freddy loves sex so much. Okay, kitang-kita naman natin dito talagang sa tingin ko nga ano eh, porn addict kasi sinasabi pa ni Ivy na gusto niyang gayahin yung mga napapanood nila sa mga ayan, ng mga masiselang mga pelikula. Okay? At kung ano mang siguro napaka-adventurous nitong si Freddy pagdating sa larangan ng sex. And it's not sex anymore that he's looking for. It's not lovemaking anymore. Ayan, yung sex na talaga yung hinahanap. Ginagawang parang porn star na itong si Ivy. Ayan, na talagang wala na. Para sa isang tao nagmamahal, mahalata mo naman eh. Kung gusto ng kapartner mo yung ginagawa niya dahil gusto niya. Ayan. Kasi ang lovemaking is supposed to be an awesome experience. Okay. Isa po itong malalaman niya ng mga nagmamahal ng mga tao. Diba? Napakasarap at parang yung hindi lamang yung katawan ninyo ang nag-enjoy. It's the feeling, it's the titigan. Yung pakiramdam ay iba. Ayan, parang connected kayo sa lahat ng aspeto. Yun ang lovemaking. Pero kapag ka, sex lamang, ayan ha, ay wala lang. Parang mairaos lang yung tawag ng laman. And malalaman mo
na kahit na hindi willing yung partner mo, ayan, halimbawa na natin sa mga prostitute, hindi nila obligasyon na mahalin ka, ayan, para patulan ka. Ayan, pagka binayaran ka at kailangan lang nilang ibigay kung ano yung kagustuhan mo, walang pinagkaiba yon sa asawa na pinipwersa mo na gawin yun sa'yo. Okay? Bumaba na sa ganung level. Ayan, si Freddy na wala na siyang pakialam kay asawa niya, kay kung namahal niya dapat yung ginagawa niya, bumaba na sa ganung level. Okay, sagutin na natin to last. Hello? Hello? Hello, hi. Good afternoon. Ano pong pangalan? Good afternoon. Wow, ganda ng pagkaka-good afternoon. Eh, kahit tinatanong ko na pangalan. Hello? Ano pong pangalan? Sorry. Hello? Gigi Popoy, oh. Ano ng pangalan? Hello? Oh. Choco Banawi. Okay, Choco. Ay, Choco. O ano, Iwan, bibigyan pa ng pagkakataon. Para sa akin, bakit kailangan pang bigyan ng pagkakataon? Eh, salbahe yung lalaki na yun. Eh. Mm-hmm. Iwan na lang talaga. Oo. Okay, kakasuhan mo, hindi. Kakasuhan ko, dapat makulong yan forever. Mm-hmm. Okay. Walang kwenta yung mga ganyan, mga lalaki. Aha, alright. Maraming salamat, Choco, ha? Okay. Alright. Yun, ganun lang naman kabilis sa mga tanungan natin para matulungan itong si Ivy. Ayan, para mabigyan, well, Ivy, alam namin na nakikinig ka. Doon nga sa tanong mo, marami kami mga sumagot. Alam mo kasi merong mga storya na sige, nagkakamali, meron pinagdadaanan yung partner natin kung bakit nagiging mainitin ang ulo. May pinagdadaanan kung bakit nagiging sex addict. Okay, may pinagdadaanan dahil kung anumang rason. Oo, pero itong sayo, halos lahat na ng rason para hiwalayan, nandito na. Okay? Nangangaliwa si Freddy, harap-harapan sa'yo. You are physically, sabi ko nga kanina, physically, sexually, mentally, and spiritually abused na. Bumaba na yung pagtingin mo rin sa sarili mo bilang isang babae. At alam mo yun, hindi ka na nag-enjoy sa inyong bawat pagniniig, pagsisiping. Ano pang hinihintay mo? Oo, kaya sabi ko sa kanina, hindi mo kailangan ng awa namin. Oo, pero ibibigay namin sa iyo ang pag-intindi at ihilingin namin na maging matapang ka para iwanan na yung ganyang klase ng tao. Ngayon, sa pangiiwan mo kay Freddy, just for your security at sa seguridad ng inyong mga anak dahil nga nananakit itong taong to, no? Tsaka kita mo naman, talaga medyo may pagka-violente. Ayan, para sa security mo, kung talagang mahal mo itong si Freddy, kung ako sa iyo, idadaan ko sa tamang proseso ang pakikipaghiwalay sa kanya. Okay, kung kailangan kasuhan, kailangan kasuhan. Kasi kapag kinasuhan mo yan, anuman ang mangyari sa iyo, masaktan ka niya or kung ano pa man, siguridad yon para sa iyo. Okay, at sa mga anak ninyo. Ayan, kung mahal mo siya, kailangan niya magbago pero kahit na wala ka na doon. Oh, hindi mo na sagutin yun. Personal issue niya na yun. Hindi nyo na issue mag-asawa yun. Sabi mo nga, taon mo nang binibitbit yung katanungan na ano yung gagawin ko? Ayan, sabi, isang tanong na ilang taon mo nang tinatanong din sa sarili mo. Well, ang tagal mo nang ginagawa yung mali. Okay? It's time to do the right thing, Ivy. So, kailangan mo nang iwan. Nga lang, kailangan mo na nga rin siyang, kung kailangan kasuhan, kung ano mga klaseng pang-abuso. Eh, nandito naman din sa kwento mo sa amin na andyan ang pamilya mo para tulungan ka. Kaya huwag mo sasabihin sa amin na helpless ka. Huwag mong sasabihin sa amin na natatakot ka, hindi mo maitataguyod ang mga anak mo. Ate, magpatulong ka dyan sa kapatid mo, dyan sa mga magulang mo, sa mga pinsan mo na mapagkakatiwalaan mo. Dahil kesa naman na nagtitiis ka sa isang relationship na yes, nakukuha mo nga lahat ng pangangailangan ng bata, pero you are in pain. Ayan, emotionally and physically. Okay? Wala rin kwenta. That's not life. Oh, hindi buhay yun. Oo, there's more to life than that. Okay? Sa mga na-experience mong yan, Ivy. Kaya naman, good luck. Malinaw na malinaw. Talaga hong landslide, ika nga, landslide victory.
iwan mo na. Idaan mo lang sa tamang proseso for your security, okay? Dahil hindi natin alam ang ugali ng asawa mo, masyadong unstable, baka manakit. Sana naman hindi siya ganun kabayulente para makapatay pa. Eh wag naman na. Pero iwan mo na yan. Walang kwenta yan. Hindi tunay na lalaki yan. Sira ulo yan na. Ang mga tunay na lalaki, marunong umintindi, marunong mag-sorry, at may paggalang sa babae. Nakasama niyo nga po ako, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Ngayong nakakainis. Nakakayamot na edisyon, pero talaga namang marami kang matututunan ng Dear MOR.